Maligayang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, Kabirada TV. Sa video ito ay atin pong balikan ng ating tutorial driving tungkol sa pagmamaniho ng bus. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe muna yan para lagi kang updated sa Kabirada TV na ito ay naglalaman ng mga lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa channel na ito. Sa ating video ngayon mga kabirada, balikan muna natin yung ating tutorial driving. Ang inihanda ko po sa inyo ngayon ay yung tungkol sa automatic bus na Yutong. So ito na mga kabirada, atin ang simulan. So ito po yung loob ng ating bus mga kabirada. Yung upuan niya ay plastic, tapos napakaliwanag ng ilaw mga kabirada. Magsimula po tayo mga kabirada sa kabilang bahagi ng upuan sa may bandang kaliwa. Yan po ay yung amplifier. At ito naman po yung video at audio player. At ito naman ang tinatawag na maxi. Bali kung sa ordinaryo na bus, ito po yung handbrake. Ito po yung kanyang driving position. So pagpatakbuhin mo yung bus, ganito po yung position. Nakapwesto siya sa driving. At sa ganitong posisyon naman ay nakaparking ka. So yun po ang gamitin kapag nakaparking. Lagi niyong tatandaan mga kabirada, pag nakaparking ka, dapat kailangan na nasa neutral ka. Pindutin mo yung in. Kapag nakamaxi, hindi naman yan tatakbo kapag naka-R ka, reverse, at saka naka-D ka, drive. Pero dapat kailangan talaga naka-neutral ka. Kasi pag naka-drive ka or naka-reverse, kahit nakamaxi ka, yung lining niya sa transmission ay lagi po yung nakakagat. At ito namang dalawang switch mga kabirada ay control ito sa pintuan. So dalawa po yung pintuan ng bus na ito, kaya po dalawa po yung switch. So i-try natin yung switch sa abante na pintuan mga kabirada. At ito naman po yung sa gitna na pintuan, i-try din po natin. At ito naman mga kabirada, ang switch na ito ay ito po yung relay. Bali ito po yung main switch at source sa lahat ng mga electrical control switch. At ito naman po yung tinatawag na hazard. So ayan po, nakikita nyo yung dashboard, nag-blink-blink yung kanyang hazard sign. Ito naman po yung switch sa headlight. So try po natin. At ito namang dalawa mga kabirada, switch po ito sa blower ng aircon. Itong isa ay sa abante na aircon at yung isa naman ay sa dulo. Kasi dalawa po yung blower sa aircon ng bus na ito dahil mataas naman po yung bus na ito mga kabirada. Pati po yung horn natin ay mayroon ding switch. Try din natin kung anong pangsyon nito. Pindutin po natin mga kabirada. O ayan, ayaw po magbusina. So, pindutin na naman natin ulit. O, ayan. Tumunog na. Ito naman po yung kanyang speedometer o kilometer per hour. Gauge ng baterya. Gauge ng oil. Gauge ng temperature. At gauge ng hangin. Itong dalawa, gauge po ito ng hangin. At ito naman yung gauge ng RPM. Dito natin makikita yung sukat ng iyong accelerator. At ito namang screen na ito, parang screen ng keypad na cellphone. Saka po yan makikita kapag i-on po natin yung ignition switch. So i-on po natin mga kabirada. O ayan, kitang kita na. Mayroong orasan, gauge ng fuel. At yung nakamarkang P sa ibabaw at saka yung stop. Ibig sabihin dyan, kulang yung hangin mo. So kapag pinandar mo ng sasakyan mo, tapos eksakto na yung hangin, kusang mawawala yung mga nag-iilaw dyan. At itong dalawa naman ay ito yung switch ng dimmer light. At itong sunod, lights ito sa front malapit sa driver. At ito namang tatlo ay pareha lang yun, mga light sa loob ng bus o tinatawag na room light. So ayan, try nating pailawin ang mga ilaw sa loob. So ayan, malakas, kitang kita ang liwanag. So ito naman yung switch ng signboard. So i-try din natin mga kabirada. So ito po yung indicator na signboard.
na makikita natin sa kaliwang bahagi ng driver. So ayan po kung anong nakasulat dyan. Yan po ang nakasulat sa signboard. So Panglao Lourdes. So tingnan natin kung talaga bang parehas ang nakasulat dyan sa indicator at saka sa signboard. So ayan po mga kabirada, hindi natin gaano mabasa kasi grabe yung reflect sa ilaw. Pero mapapansin pa rin natin na yung nakasulat ay Panglao Lourdes, parehas sa indicator. At ito naman, TV. So Lisopo Radio, TV ang nakasulat. Na try pa rin natin mga kabirada, testing pa rin natin kung TV nga ba talaga, baka radio lang. Oh, ayan na po mga kabirada, TV nga talaga. Madalas pong ipalabas dyan ay mga movie, mga sounds. At siyempre yung control nila ay yung pinakita ko kanina na yung DVD player at saka yung amplifier. Oh, yan, ito ya mga kabirada. Ito naman kulay pula mga kabirada. Ito po yung buzzer, alarm. Tumutunog po ito kapag lampas ka na sa speed limit. Lahat po kasi ng unit ng bus ng Southern Star o lahat ng Yanson Group o bus company na mga bus, nilagyan po talaga ng GPS. At ito naman po mga kabirada, itong lahat na ito ay indicator po yan ng mga sensor ng sasakyan. Kasi marami pong mga electronics ang mga sasakyan na ito mga kabirada. So halimbawa ito, itong kulay pula, yung may sign na parang wheelchair. Mag-iilaw yan mga kabirada kapag yung nasa pintuan, ito, pwede itong i-down natin sa labas. At dito po yung dadaan yung wheelchair. Yung mga pasayro po natin na may kalpansanan, sinasakay ng wheelchair. Para hindi po buhatin, i-down po natin yan at itutulak na lang yung wheelchair. So kapag nakabukas yan, mag-iilaw yun. Isa yan sa mga sensor na sinasabi ko. Ito namang switch na ito mga kabirada ay dati wala yun. So nilagyan lang nila, karagdagang switch. Try po natin i-on kung parsaan nga yun. So ayan, yun pala. Switch para sa karagdagang signboard. At ito naman yung screen monitor ng kamera. So may mga kamera kasi na naka-install na dito sa bus na ito. Built-in po yun talaga galing sa kumpanya ng Yutong. At ito naman yung sa baba, ito po yung control o mga switch sa aircon. At ito namang isang ito, ito po yung tinatawag na automatic lubrication monitor. Para po may pakita natin ang monitor na ito, so paandarin po natin yung sasakyan. Una, i-switch on po natin yung relay. Tapos, start the ignition switch. So, nakaandar na po tayo mga kabirada. So, i-on na po natin yung monitor ng mga kamera. So, ayan, kitang-kita na. So, kitang-kita na po yung pintuan sa gitna. O, ayan mga kabirada, kitang-kita na. At pati yung aircon mga kabirada, i-on na rin natin. So, ayan, pag puti yung sign, no, yung makikita nyo na may puti, so, ibig sabihin dyan, nakaload na yung aircon. Oh, ito yun. May aircon na. Oh. Ubuga na yung hangin. Dito ka mag-adjust mga kabirada kung pahinaan mo yung aircon o palakasan yung aircon. At dito naman sa kabila, yung blower. Kapag nag-load na yung aircon mga kabirada, ito namang RPE niya ay tumaas. So, paano natin mapababa ng 6 ang RPE? So mayroon tayong switch na pipindutin mga kabirada. Ito po yung pindutin mo mga kabirada. So try na natin. O ayan po mga kabirada, tingnan nyo. Bumaba na po yung RPN ng accelerator. So dapat talagang gawin yan mga kabirada. Kasi pag laging mataas yung RPN, hindi mo pababain sa size o city, simple yung konsumo mo sa diesel ay marami rin. So mayroon po tayong passenger mirror o center mirror o anong tawag dyan. Mayroon tayong dashcam, mayroon din tayong urasa, at mayroon pang bilog na salamin. At ito namang switch sa gilid mga kabirada. Dito po yung switch ng signal light. Subukan natin left and right. I-on din natin ang headlight para masubukan ang switch ng high and low. At saka yung wiper, nandito rin. At ito namang sa gitna mga kabirada, ito po yung switch para sa tubing ng wiper. So kailangan kasi ang wiper
kapag umandar, mayroon siyang tubig para madulas, hindi magasgas yung windshield mo. So ayan po mga kabirada, ilong press po natin, tapos makikita mo yung tubig na lumalabas. At ito naman sa baba mga kabirada, sa kaliwang bahagi ng paa, ito po yung inapakan ko, hindi po ito pedal ng clutch. Ito po yun ay patungan lang ng paa. So ang lamit ng paa mo mga kabirada ay yung sa kanan lang po. Ito po yung brake at ito naman po yung accelerator. So yun lang, ganun kasimple yung automatic na bus. So yan lang po mga kabirada ang ating tutorial video ngayong araw. Sa susunod po ay ituro po natin kung paano pag patakbo ng bus na automatic. So hanggang dito lang po muna, maraming salamat mga kabirada. Hanggang sa susunod nating tutorial video, ako po ay magsasabing maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod nating biradahan, ito po ang inyong kabirada. Babayu!